What's up, kumusta mga kamay? Wala pa tayong bagong tutorial ngayon. Kaya makikichismis muna tayo sa mainit na issue ng mga artist ngayon. Ayan, a-analyze na rin natin kung ano man yung makikita natin, kung bakit sila nagkakagulo, at ano yung tunay na problema, kung totoo nga ba ito o hindi. Ayan, hindi na natin papangalanan yung mga tao na sangkot dito para na rin sa privacy nila. Kayo na bahala na mag-search sa Facebook kung sino-sino sila. Ayan, ito yung nakita kong post. Ayan, tinakpan na natin yung pangalan, ano. Ayan. Magulong-magulo sa art community ngayon dahil dito. Ayan, ang haba. Kaya hindi na natin yan babasahin. Diretso tayo sa issue. Ito, ito, ano, meron silang napansin sa artwork ng isang kapwa artist natin. Ayan, binilugan niya yung mga thick black edges daw. Ayan, ano, binilugan niya. So, kayo, ano yung napansin nyo? Unang tingin nyo pa lang sa drawing. Kasi bilang artist, isang tingin mo pa lang, alam mo na kaagad kung may something, diba? Ako, hindi ako manghusga ng tao dito, kaya wala akong sasabihin. Makikita na lang ng mata nyo, kayo na yung humusga. Diba? Ayan. Tingnan pa natin yung iba. Ito. Ayan. Grabe, ano? Sobrang realistic nito. Ayan. I-comment nyo lang sa ibaba kung ano sa tingin nyo. Check pa natin yung iba. Ito, family portrait. Uy, ito 8x10 lang. Pero ilang heads to? 2, 4, 6, 8. 9 heads. Pero 8x10. Parang ako hindi ko yata kaya to. So, ayan, ano. Ganyan yung quality ng drawing niya. At dahil dyan, pinaghihinalaan siya. At maraming duda sa kanya. Ayan. Ayan. So, ito pa yung ibang mga sinend sa akin na convo. Ayan. Uy, 20k. 20k daw yung ibinayad niya or yung talent fee na binigay niya sa nasabing artist. Ito pa yung isang screenshot. Ayan. Ito, nagla-live naman pala. Ayan, ano, nag-live siya. Ba't dalawa yung kamay? 200 siya? Ah, hindi. Parehas. Parehas kanang kamay ito, ah. Ano to? Dalawa yung nagdo-drawing or dalawa yung kanang kamay niya. De joke lang. Pero ito marunong naman pala, kaya lang whip pa lang siya. So hindi natin sure kung natapos to or tinuloy niya para makita natin kung talagang nagiging ganun yung quality ng drawing niya. Tulad ng mga chinek natin kanina. Ayan, ano. So, sana may kopya tayo ng video na to hanggang sa matapos niya, diba? So, check natin yung iba. Ito. Uy, grabe. Sobrang realistic nito. Balat na balat ng tao to. Ayan. Kung talagang legit to, sobrang galing nito. Idol ko to. Pero yun nga, sisiguraduhin natin ngayon kung may something nga ba. Ayan, ito pa yung isa. Ano yung mga artist dyan, di ba? Unang tingin nyo pa lang, malalaman nyo na kaagad kung may something. Kaya i-comment nyo lang. Ito pa. Ito, ano, may napansin ako dito. Bigyan natin ng comment tong isa na to kasi itong part ng buhok, gumagamit ako ng Remini sa mga reference na medyo malabo na. So, yung itsura niya, ganito yung buhok. Ganito yung nagiging strands ng buhok. Yung highlights. Ganyan yung effect ng Remini. So, kung may skill siya na pang Remini, sobrang mamaw talaga nito. Pero yun nga. Sige, lipat tayo sa iba. So, tulad ng sabi ko kanina, hindi tayo manghusga dito.
Wala tayong karapatang manghusga, pero try natin na i-analyze para naman fair din sa kanya. So ito mga kamay, gamit tayo ng Adobe Photoshop para i-analyze nating mabuti yung mga bagay-bagay dito. Ayan, ito sa side ko na to ay drawing to ni Lester Francisco. Ayan, isa sa pinakamalulupit na colored pencil artist sa Pinas. Ayan, idol na idol ko yan. Shoutout sa'yo, brother. Salamat sa pagpapahiram ng picture na to, ng drawing mo, para gawin nating sample ngayon. Ayan. Dito naman sa side na to ay yung drawing, syempre, ng isa sa controversial ngayon na artist. Ayan, try lang natin ano. Hindi tayo masyadong expert, kaya disclaimer lang. Hindi tayo masyadong expert sa Photoshop. Ayan. Try lang natin to. So, ayan. Babaan lang natin to. Ayan ano, tulad ng sabi ko, kayo yung humusga kung ano yung makikita nyo. Kung ano yung mapapansin nyo. Ayan, mamaya isi-zoom ko yan. So, yung ginawa ko dito, gawin din natin dito. Kilakong TV. Ayan. Kamusta pala kayo mga kamay? Ayan, masyadong mainit yung art community ngayon. Buhay na buhay. Ayan, gawin lang din natin dito, ano? Ay, mali. Ulit-ulit, mali-mali. Nabitawan ko eh. Ayan. Ayan, ano? Ginawa ko dito yung curve. Parehas dito. Parehas lang sila. So, ayan. Zoom natin pareho. Kaya ni humasga ko ni makikita nyo. So, unahin natin tong kay Kong o yung gawa ni Lester. Ayan, zoom ko ah. So, una ko agad napansin ay yung mga stroke ng lapis. Ayan. Kitang-kita natin yung kung paano niya hinagod ng pencils itong drawing niya. Ayan. Yung mga linya ng lapis. Diba? So, ayan. Try natin i-black and white para baka may mas makita pa tayo. Ayan. Ganun pa rin ano. Kita natin yung mga stroke ng lapis, yung mga linya. Ayan. So, goods na tayo dito. At lipat tayo sa kabila. Ito ano, zoom na natin. Ready na ba kayo? So, ito may napansin ako dito sa part na to. Ayan. Kayo, i-comment nyo na lang kung ano yung napansin nyo dito. So, yung sa akin, para sa akin na lang yun. Pero may nakita ako. Ayan. Try din natin ay black and white. Ano sa palagay nyo? May nakita kayo? May napansin kayo? And compared natin dito. Ayan, diba? Inom muna tayo. Ayan. Try pa tayo ng iba. Subukan pa natin yung iba. Ayan. Ito naman. Gawa niya rin to, family portrait. Ayan. Gawin natin yung kanina.
Ito, may nakita agad ako. Zoom ko ah. Linawan niyo yung mata niyo. Tingnan niyo mabuti. Hinto muna tayo dito. Merong mga hindi maipaliwanag na part dito. So, isa-isahin natin. Ito, no? Ay, ang taba ng linya. Payatan natin. So, yan yung part na yan. Medyo hindi ko maintindihan yan. Huwag na natin bilugan. Okay na yan. Mag-try tayo sa ibang drawing. Sa drawing ulit ni Lester. Ayan. Kunin lang natin. Ito, syempre, sample natin kay Lester ulit. Ayan, shoutout ulit sa'yo. Grabe yung drawing nito. Ayan, gayahin lang natin yun, ano. I-curve natin ulit. So, ayan, zoom din natin. Talaga akong masabi, sobrang solid nito. Inom ulit tayo. Medyo nauuhaw ako dun ah. So ayan, again, wala tayong karapatan manghusga ng tao. So ganun lang yun. Pag artist ka kasi, isang tingin mo pa lang sa isang drawing, mahalata mo na kaagad kung legit o hindi, 'di ba? Hindi nagsisinungaling yung mata ng isang artist, 'di ba? Instinct na natin 'yan eh. Ikaw ba naman yung araw-araw, gabi-gabi nagdo-drawing? Syempre kabisado mo na yung bawat texture, shadings, outlines, color combinations, source of light, shadows, ayan. So, meron na tayong batayan sa paningin natin kung hanggang saan lang yung quality ng isang art, diba? Tulad ng sinabi ko. So, wag nating i-bash. Gabayan na lang natin kung may mga makita tayong ganyan. So, hindi ko sinasabing direkta na nandadaya siya or ginagawa niya yan. Malay natin style niya yan, diba? Kasi pag nambash ka, nag-call out ka ng pangalan na may picture niya, mga drawings niya, ikaw pa magiging masama dyan. Kasi alam nyo naman yung batas natin, di ba? So ayan,
ano lang, healthy conversation lang, kalmadong discussion lang. Ganun lang yung gagawin natin. So, huwag kayong masyado magkagulo. At sa mga nagbabalak na gawin to o sa mga gumagawa ng mga ganun na style tulad ng mga napag-usapan, ng mga issue na ganun, tigil nyo na lang yan kasi maraming makakahalata. Maraming makakakita ng mali nyo. Promise. Sobrang linaw ng mata at sobrang talino ng mga tao ngayon. Lalo na yung mga artist. Nung pandemic, ano, meron din ganitong issue. Meron ding sumabog na issue tungkol sa mga paratang nila na piniprint. Tapos papatungan. Ay, i-edit muna sa PicsArt pa. Sa PicsArt. Bababaan yung capacity. Tapos, ipiprint. Pagka-print, papatungan ng color pencil o charcoal. Kung ano yung medium nila. Ayan. Tapos, ipiframe na lang, ready to ano na, ready to deliver na sa clients nila. Instant money, di ba? So syempre maraming apektado diyan yung mga artist na lumalaban ng patas, yung mga nagpupuyat talaga at nagpapakahirap, nagpapakangawit sa mga commission nila, tapos mas malaki pa yung kinikita, di ba? Tulad kanina 20,000 daw. So ayan, hindi rin talaga maiiwasan na awahin kanila. Ayan. So yun lang mga kamay, sa mga susunod na video natin, marami akong baon at marami akong niluluto na mga vlogs para sa inyo. Ayan. So abang-abang lang dahil unti-unti pa ako nakakapag-upgrade ng mga gamit ko para mas maganda yung vlog natin. So ayun lang, shoutout sa inyong lahat, shoutout sa Guhit Potato na nagpa-trending ng issue na to. So shoutout din pala kay Lester na nagpahiram ng drawing at kay artist na controversial ngayon. Ayan. Chat nyo lang ako pagka may concerns kayo. Ayan. Bye.